Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper, ang iyong kaibigan na explorer dito sa Pilipinas. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers and viewers natin sa ating YouTube channel. Arigato gozaimasu. Then ngayon, isa na namang vlogging event, no? Na actual remapping and test digging ay ipapakita namin sa inyo para may matutunan din kayo sa inyong mga actual na site. Alam naman natin, hindi natin mapuntahan ang lahat ng mga area ng kaibigan natin, ng mga kaibigan sa buong Pilipinas. Then hopefully, ang mga vlogging na ito, ng mga actual na ginagawa namin sa mga area ng kaibigan natin na nire-remap natin, sinusurvey, ay mapulutan yun ng mga aral, no? Mga lessons, at sabay ng mga lectures. Okay. So ngayon, nandito tayo sa bundok, sa Davao, no? Dito lang sa Bansalan area. Okay. Davao del Sur. Okay. Dito sa Davao del Sur, buddies, alam natin na napakaraming mga kayamanan ng mga Hapon na ibinabaon, itinatago dito sa area. Lalo-lalo na dito sa Bansalan area. Okay? So, maraming salamat and kasama natin ngayon ang mga tropa natin. Ito, kung nakita nyo, tinatago lang namin ang iba para sa confidentiality, no? Dahil ang motto natin palagi, what you see, what you hear, live better. So, mga tropa na makita natin ngayon, ito yung mga tropa nating mabait, no? So, kasama natin ngayon ang Team Yahweh. Bansay Team Yahweh! Bansay! Okay. So, congratulations at napakaganda ng area nyo. Arigato gozaimasu! Okay, so ito yung mga tropa. Team Pakit Bill. Sir, sir, sir. Salamat, so, Team Yahweh! Shout out kay Sir Mel Tuba. Ito katropa mo, sir. Okay? So, ito mga bro natin dito na mga explorers din. Okay? So, bago tayo magpatuloy, shout out muna sa mga nagpa-shout out sa ating YouTube channel. Shout out kay Dennis D. No? Dennis D. sa Isabela, sa Luzon. Kumusta, Brother Dennis? Ronald Palindik. Okay? Kumusta, Brother Ronald Palindik? Saka kay Jeric Arabani. Brother, Jeric Arabani, shout out sa iyo. Shout out na sa Team Ilio sa Negros Occidental kay Rogerio Manilingan, ang team leader natin sa Team Ilio. Then shout out sa kaibigan ko sa Bacolod City, Daniel Jalipa. Bro, kumusta ka dyan? Shout out sa iyo, ingat sa operasyon. Napakarami yung operasyon dyan, ha. Ingat palagi. Then good luck. Then sa Team Paningkamot versus Paninguha, no? Dito lang sa Kibawi. Shout out sa inyo, bro. Ayan. Bro Rolando, okay? Sa mga tropa sa Team Paningkamot versus Paninguha. Shout out din sa Team Grace, okay? Kay Jid Denyega, sa mga tropa natin na kasali sa Team Grace. Then kay Pari Raniel Rosores. Salamat sa pagpunta, pre, no? Sa site. Kay Pari Raniel, kumusta? Shout out sa iyo. Maraming salamat na nakabisita ka sa site. Then shout out Sir Phil, Team Red Edo, Bansay. Eh? Bro Phil, salamat. Team Red Edo. Salamat sa Team Tunggang. Salamat. Team Tunggang. Siyempre kay Sir Dugan sa Team Komando. Shout out. Eh? Sir Mel. Ina siya, shout out, sir. Sir Mel, shout out. Sir Mel, ang tropa mo na kasama namin. Okay? So diretso tayo, buddies, kasi gusto ko ipapakita sa inyo bakit nagukay tayo, no? Ang kampo ng Hapon diyan sa bundok na 'yan, may kawayan 'yan. 'Yan ang encampment nila na documented talaga, no? May documentation na nagkampo ang mga Hapon sa history, saka sa mga living witness. May mapa pa ni General Secret. Okay. So ngayon, sa baba ng kampo ito, kita niyo 'yung terrain pababa. Kick doon. Hindi pala creek, river. River talaga. River na malaki. Okay. So ngayon, tingnan natin. Ayan, no? So, maraming salamat kay Paring Dudes, itong driver natin. Si Black Tiger, salamat. Black Tiger. Black Phantom Honda Mix, palagi. Pag magparimap kayo, direct kayo kay Black Phantom, ha? Then pag gusto nyo mag-comment sa mga vlog natin, doon sa page, sa Chris Sniper page, saka sa Treasure Hunting Evidences. Kasi hindi ko ma-accommodate yung sa YouTube, in-off natin comment section dyan. Doon na lang sa Facebook. Madali ba, no? Kasi may business tayo, eh. Mahirapan tayo pag-entertain. Kawawa naman.
doon sa page, diretso, ma-entertain ko kayo minsan pag may free time, okay? So ngayon, buddies, diretso tayo. Itong hukay natin ng Team Yahweh. Okay. Bakit naghukay? Kasi andito ang tinatawag natin na numeric code. Yan. Ito siya. Letter X. X, ibigyan siya cross. So, ang sukat nito, 10 patungo sa dig site. 10 feet. Okay, direction. Okay, 135 degrees southeast patungo sa dig site. 10 feet. Okay, ito na. Sukatin natin. Sa gitna. Ah, thank you, pre. Yes, sir. Ayan, no? Okay. So, ngayon, alam niyo na pag may numeric, it talks about distance sa remapping. So, ang distance niya ay G's. So, pag titingnan naman natin dito, naka-wool yan, no? Nakapader. Okay? Dito naman sa gilid niya, may wood element or passageway, ha? Na madaanan. Okay. So, tatlong hakbang. Isa, dalawa, tatlo, then maliit na hakbang para mag 10 feet. Dito na. So, back azimuth naman doon, 315. So, diretso tayo sa 135 degrees for the lock point. Makikita natin doon ang turtle marker, heavenly steam. So, ito sasabihin ko, kapag ang site ay preferred site or may Japanese encampment, always present ang tinatawag natin na earthly branches marker, yung mga labing dalawang mga mananap. Mananap animals. Holy beast. Okay. Then, yung tinatawag natin na heavenly steam markers, no? Ang mga heavenly steam creature. Tulad ng pagong. Ito tayo sa pagong. Okay, buddies. Ito. Ito si pagong. Kung napapansin nyo, pagong na to, likod lang siya, walang ulo. Yung mga bato dyan, contour na yan, ha. Kaya, kung titingnan natin, pareha ng palaka, ang pagong, ang primary load niya, ay nasa south. Yan, o. 180 degrees. Okay. Due south. Yan, may staka yan. Galing dito sa hole marker. Yan, o. Parang nakuhaan lang, nag-ibawis to, ha. Bakit 3 feet ang distance pakisukat, pre, ng depth? Yan, 3 inches. Yan. Okay, so convert to 3 feet dyan ang load. Okay, ang napakaganda naman ito, buddies, ito siya. Okay, maliit lang yan. Ito siya, maganda kasi may limang butas. Ito yung primary, isa. Dalawa. Yan, malaki pa rin. Siya lima. Tatlo. Malaki. Nilisa namin, no? Yan. Apat. Yan. Double hole. Okay. Lima. Lima. Okay? Yan. So, tinatawag natin itong na 5 holes, or kung at ukiti natin, magiging star siya, no? Yan ang Northern Star Secrecy, or ang bituin na walang ningning na nasa naka-stone map siya sa likod ng pagong. Okay? So, ibig sabihin, this is the benchmarker talaga dito sa area na to. Okay? So, galing dito, norte, may tubig dyan sa baba, may river. Sa taas, south, doon may kawayan. May load din doon. Yan. Layo-layo yan. Pakyat. Inakyat na namin yan. So, south side. Okay? So, dito, binasihan natin na bearing point. Patungo doon. Okay. Ito siya. Ang hole na naka-align dito sa isang hole. Kukuha siya ng 135 degrees.
Baka Zimot. Yung 315 degrees papunta doon. Okay, 315 degrees. Sa Hukay. Ayan. Okay. So ngayon, buddies, balik tayo. Ito yung Hukay natin. Dapat naka 5 feet by 5 feet kwadrado. Preparation sa timbering, saka safety ang digger. Hindi kasi yung dalawa, din pag mag-poly system na, eh malawak sa ilalim, okay ang air ventilation. Kapag may poison, ay hindi ka mayari agad. Kasi, okay ang air vent eh. So ngayon, anong mga relevant HTM or hidden trail marker? Ang pinapakita natin kanina, Kojo or 10, then Turtleback with Northern Star marker. No? Kaya naka north-south alignment siya doon sa kampo ng hapon. Then, itong tinitira natin ay 10 feet distance galing sa X marker or cross marker na sa Japanese pa ay Joe. Kojo, numero G's. Okay. Ito yun, buddies, ang mga HTM. Napakarami. Okay? Yan, ang tambak yan. Okay, tingnan muna natin ang pinaka-relevant. Una, inuulit namin ito palagi. Nalalabas talaga yung pula. Kung hindi man pula, pink or maroon na bato. May cover pa. Okay? Then, lalabas din yung puti. Ayan. Color coding, metal. Gold is the precious metal. Ayan. Puti, saka pula. Yun ang flag ng Hapon. Ang kulay niya. Okay? Puti talaga, parang chok. Nag-iisa, pero ang formation niya tamago. Okay. Heart, kukuro, yan. Yan si heart. Okay, heart talaga. Okay, napaganda, no? Then, okay na yan. Thank you. Tamago, ang dami. Okay. Okay. Tamago or egg marker. Maliit. Parang lugod lang, buddies. Circular, code Maro. Okay, center shaft. Okay, tamago pa rin. Tamago. Maliit. Okay, ang dami. Yan. Bula-bula. Bula-bula. O, yan. Tingnan nyo, parang Dragon Balls lang. Ito, ito. Ito, ito. Ayan. Pareha sila. Ayan, mga code 5 pa rin yan. Almost, ayan. Pizza pie. Ayan. Okay. So, mga cutting stone. Yung cutting stone natin. Okay. Nakita nyo, tinapyas talaga, putol. Tapos makatayo. Ayan. Okay. Ito. Ano siya? Ayan. Metal element. Ayan. Putol din. Putol din. Hindi masumpay. Ay, nasumpay oh. Oh. Ayan. Slice to. Yeah, sumpay siya. Okay, so ito yung mga cutting stone, buddies. Ito pa, ang dami. So, titingnan natin. Hindi na lang namin na isa-isahin ha. Kasi, alam nyo naman, ang pinaka-importante, ang code 5 HTM or centering HTM. Sige, pre ka na. Yan, ipakita mo, pre. Diba? So, ito, may mga malaking bato pa. Ito, malaking metal element. Ito. Yan. Letter D, or tawag namin ito sa taffy, half moon. Or tinatawag natin na opening, mouth or kutsi opening sa Kojiki stroke. Okay. So yan, buddies, no? Ang mga HTM natin, ang mga hidden trail marker. Kaya pag mag-operation tayo, bago mag-full blast, dapat naka-remap ang area, na-survey. Then history is positive. Then decoding, remapping. After that, trenching or pag-test dig para makita talaga natin na positive ang dig site through hidden trail markers at backfilled ang dig site. Yun lang, buddies. Thank you for watching and hopefully may natutunan kayo sa vlog natin. Okay, Black Phantom. Sama muna kayo ni ano, brother. Okay. So, ito yung mga tropa natin. Sa Team Yahweh. Kama, baby. Mga Team Yahweh. Ito lang sa kabuksan. Pundok-pundok.
Team Yahweh. Ito yung mga tropa natin sa Team Yahweh dito sa Bansalan area. Davao del Sur. Okay, so maraming salamat and hopefully mag-successful tayo sa retrieval operation dito sa Team Yahweh. Bansay Team Yahweh! Salamat! Bansay! 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 Bansay!